mga bibi. Andito na kami sa Palayan, Bulabi, Zamboanga del Sur. Ito yung lugar nila. Napakalawak na palayan. Palay na yan, malapit ng anihin. Yan, yun doon sa unahan, medyo green pa. Medyo hindi pa, medyo mga Marso. Pero ito, malapit-lapit na. Ganun din dito. Yan yung kalsada nila na dati ay lubak-lubak, lupa, parang lubluba ng kalabaw. Pero ngayon, siniminto na. Siniminto na nila, kaya medyo gumanda na yung daan. Pero hindi pa natatapos. Putol. Dito, palayan din. Bali na pa gitnaan sila ng palayan. Yun ang kanilang palayan doon sa may yun sa may niyog na yun doon sa may niyog na niya. Palayan ng aking asawa. Kaya lang iba ang nagdimintin at iba rin ang nagpinans yung kanyang kapatid. At yun naman ay ang bahay ng aking kumpare na sumakabilang buhay na medyo matagal-tagal na rin. At sa bawat uwi ko dito, madalas na sumasalubong siya sa akin, nagkukwentuhan. Pero ngayon, wala na. Hindi mo akalain na nakakamiss din pala. At yan, yan yung katulong dito. Nagwawalis na. Tagawalis na yan siya dyan. At itong mangga, ang daming bulaklak. Punong-puno ng bulaklak. Yan, pinakamaganda pag namunga. Marami kang makukuha. At yun naman doon sa dulo, yung mga bahay na yan. Kilala ko rin yan dyan. Mga kilala ko rin dahil hindi pa ako nakapasyal doon. Ay, buko. Ay, may buko dyan kinuha ko kahapon. Pagdating na ano, kinuha ko agad. Ulam ko yung sabaw. O, yun nga lang. Medyo may kalakihan ang bahay na ito. Hindi pa nga lang natatapos. Kasi yan natin para makikita nyo lang yan. Ito yung pinakakwarto niya, taas. Yan. At mayroon siyang pang tatlo. Yan. Yung pang tatlo, yan ay para na siyang sabungan. Yan, para sa tuklong. Ayano. Sabungan. Mayroon pa siya pero ang pinakamataas. Nabulo-bulo ko na lang yung kahoy kasi ilang taon nang ganyan. Kaya mag-aantay na lang siya masira. At ang hagdan pala niyan ay dito sa labas. Ang magiging hagdan. Yan. Yan ang magiging hagdan niya. Hanggang sa pangatlong palapag. Yan, masaya dito. Masaya. Fresco ang hangin. At siyempre, fresco din ang mga makakain mo. Kasi puro yan gulay at palay. Yan, paikot yan.
Doon naman sa mga bahay na yon, sa medyo malayo, mga kakamag-anak pa rin nila, pinsan, tiyahin,